Tayo po ay dumako naman po ngayon sa ating pag-aaral. At buksan naman natin ang ating Bible. Sa book of John chapter 5. Yan po lang sa John chapter 5. Atin pong tingnan sa John chapter 5. Verse 24. Amen. Diyan na po kayo. Ako wala pa. 24. Verily, verily. Sige po. Ating basahin ang sabay-sabay. John chapter 5 verse 24. Sa wakas nakita na rin. Sabi dyan, verily, verily I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Amen. Ay po, isang daling manalangin. Amang banal, salamat po sa pagkakataon binigyan niyo po sa amin upang muli po kami mag-aral, Panginoon, ng iyong salita. Ang dalangin po namin na i-bless niyo nga po ang mensahe. Ang lalaking gagamitin, kayo po manguna, at ang bawat makikinig, kayo po ang magbigay ng pagkaunawa sa mensahe, Panginoon, sa gabing ito. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Tuloy-tuloy po tayo. Ano? Ang ating pag-aaral ay may pamagatang salvation is not by works. Amen. Kabikutin nyo. Pag sinabing hindi sa gawa ay ibig sabihin ito po ay biyaya ng Diyos. Amen. Through faith. Not yourself, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Amen. Kaya makikita natin dito sa John chapter 5 verse 24. Sabi nga, in Christ we pass from death unto life. Amen. Pag si Kristo ay nasa atin, sabi nga tayo ay mula nang tayo sumampalataya, tayo nilipat na sa buhay mula doon sa kamatayan. Ibig sabihin, meron tayo kasiguruhan kay Christ. Amen. Kaya nga makikita natin, we don't have to wait. Di natin kailangan maghintay dahil sigurado na ito. Sigurado na, hindi na kailangan to find out. Ibig sabihin, nandun na yung pangako ng Diyos sa atin. Lilipat na kagad. Pass from death unto life. Nilipat na kagad. Kailan nagsimula? Mula nang tayo makarinig at tayo'y nagtiwala. Amen? Kaya hindi pa yung gumagawa, mga kapatid, pero meron ka ng pangako na buhay na wala hanggan. Amen? And then, Romans chapter 9, verse 31-32. Sabihin po natin. Sabihin natin sa English para naintindi ng Amerikanong nanonood. Romans chapter 9, verse verse ano? Natawa si sister ano eh. 21-22. Wala tuloy ako, ikabibiro ko eh. 31 Romans 9 31-32. O sige, pakibasa po. Tama. English. But Israel which follow under the law, after the law of righteousness, hath not attained to the law of righteousness. Wherefore, because the soul is not by faith, but as well by the word of the law, for they stumble at the stumbling stone. Amen. Okay, maliwanag po. Hindi maliwanag ano, sa atin hindi maliwanag pag sa English. Sa Tagalog na lang. Naman natin, sabi dito. Datapwat ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katuwiran ay hindi umabot sa kautusang iyan. Bakit? Sapagkat hindi nila hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya nang ayon sa mga gawa, sila ay nangatisod sa batong katitisuran. Hindi raw po sila umabot dun sa pagsunod. Bakit? Hindi nila hinanap sa pananampalataya, kundi sa gawa. Ang sabi rito, sila ay nangatisod sa batong katitisuran. Amen?
Kaya nga paggawa ang pag-uusapan natin, lagi tayo tisod. Bakit? Sabi nga, no one is perfect, no not one. Amen? Sa mga ugali lang natin, we are not perfect. Diba? May mga sensitibo, may mga negatibo, at mayroong positibo. Iba-iba tayo ng pagkatao. So, pag dahil sa gawa, ay hindi naka, sabi nga ay, sabi dito, nangatisod sa batong katitisuran. Dahil hindi nila hinanap sa pamagitan ng pananampalataya, kundi ayon sa mga gawa. Amen? Kaya nga tayo bilang mga Kristiyano ay hindi sa gawa. Tayo gumagawa dahil sa pananampalataya na mayroon tayo. Amen? Yun ang pinakadamus important. So, and tingnan pa natin isang talata, number 33, Galatians 2:16. Basahin ulit natin, Galatians chapter 2, verse 16. Galatians. Knowing that a man is not justified by works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Amen. Maliwanag po. Hindi tayo ginajustified by the works of the law, kundi by the faith of the Lord Jesus Christ. That we might be justified by faith of Christ and not by works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. So maliwanag na maliwanag po ano. Kung sa gawa ng kautusan ay walang aring ganap na laman. Amen? Kaya tayong lahat ay reject. Pag-uusapan natin ay batas. Bakit po? Eh sabi nga sa Matthew, ano? At tumingin ka lang sa babae o sa lalaki na may taglay na pagnanasa, ay nagkakasala na ka na ng pangangalo niya sa iyong puso. Hindi mo pa nagagawa yun. Gusto mo. Naisip mo pa lang. Diba? So, walang justified by the works. Kaya nga tayo ay justified sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus na hindi sa at gawa ng kautusan. Amen? Ano pang makikita natin talata dito? Verse Romans chapter 3 verse 20. Para luminaw, papaikot-ikutin lang po natin to yung pinag-aralan natin kahapon o kaninang umaga, ay dadaanan din natin Romans chapter 3 verse 20. Ngayon ang isang tagapamagitan ay hindi tagapamagitan ng iisa, datapot ang Diyos ay iisa. Amen. Amen. So, makikita natin dito. Sabi nga, tama ba yung binasa natin? Roma chapter 3:20. Tama po yan, tama. Dahil sapagkat sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aaring ganap sa paningin niya. Amen? Sapagkat sa pamagitan ng kautusan ay pagkakilala ng kasalanan. Pag binasa natin sa English, therefore by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. Amen. Kaya pala ito nilagay itong batas para malaman natin yung kasalanan. Amen. Pero kung pag-iisipan natin dito na titingnan natin mabuti itong talata, yung gawa ng kautusan kailanman ay walang maja-justified na laman. Amen. Kaya lahat tayo hindi justified. Kung by works ang ating titingnan o by the works of the law. Diba? Kaya walang pupunta sa langit kung yun po ang basehan natin ang ating magagawa. Amen? Kaya ang magagawa natin ay yung sabi nga ay ang magdadala sa atin sa langit ay yung gawa ng Panginoon Jesus Cristo. Kaya kailangan lang natin ay magtiwala doon sa gawa ng ating Panginoong Jesus Cristo. Amen? Bakit po? Diretso tayo. Mga gawa o Acts chapter 4 verse 12. Hindi rin ang relihiyon mo para tayo maligtas. Diba? Hindi rin ang sabi nga iba't ibang mga bagay na ating gagawin
pagtulong, kundi sabi nga, walang ibang name na makapagliligtas po sa atin. Basahin po natin mga gawa. Chapter 4, verse 12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silo ng langit at na ibinigay sa mga tao na sukat natin kaligtas. Amen. Amen. So maliwanag na maliwanag po dito. Salvation is not by works. It's not also your religion. Amen? O other name. Walang ibang pangalan. Kaya nga, sabihin natin na sa buong mundo, ano, hindi pwede natin palitan ito pangalang ito eh. Kasi ang nilagay lang talaga na pangalang tagapagligtas ay Jesus, ano? Savior. Amen? Christ. Christ Jesus. Walang iba. Kaya nga, hindi naniniwala kay Christ ay mayroong tawag dito ay hindi mapupunta doon sa langit kasi walang ibang pangalan na patungo doon sa langit, di ba? Basahin natin sa English para maintindihan po ng nanonood na Amerikano. Acts chapter 4 verse 12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Diba? Liwanag. Kaya makikita natin dito, maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw na walang ibang tagapagligtas kahit yung kautusan nga ng batas ay hindi tayong kayang iligtas nito. Kung hindi mo ito magagawa ng, sabi nga, perfectly no sinless. No sin. Ibig sabihin, hindi ka magkakasala. Ano? Kaya, pag ikaw ay ayon sa batas at sabi nga nakagawa ka ng isa, ay makasalanan ka sa lahat. So, useless din. Sayang yun pagsisikap natin. Akala natin ipapunta para sa langit tayo, hindi pala tayo papunta sa langit. Sa impyerno pala tayo magkikita. Bakit? Turo natin ay pagsunod, ay hindi naman nakasunod. Ay wala rin. Kaya mas maganda ituro natin yung we are justified by faith alone. Amen? Sabi, but justified by faith alone. Wala nang iba. Amen, mga kapatid? Ano pang makikita natin dito? Diretso tayo. Amen. Tuloy-tuloy lang po tayo. Maga pa. And John chapter 1, verse 12 to 13. John 1. Diyan lang po yan. 1:10. Ano sabi po diyan? But as many as receive him. Tama? Amen. But as many as receive him. Sino yung tinutukoy niyan? Si Jesus Christ. To them give the power to become the sons of God. Even to them that believe on his name. Amen. So, kung papaliwanag natin dito, only God's power through His Son make us child of God. We are not born into God's family by blood or heritage, family, pedigree, nor will of the flesh, good works, nor will of man, minister of, or man-made religion, but of God. Amen. Diretso natin sa verse 13. Which we're born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Maliwanag na maliwanag po rito na hindi sa kalooban ng laman, sa gawa natin, o sa gawa ng tao, o sa ginawa ng religion, kundi sa ginawa ng Diyos, ang kaligtasan. Amen? So lumilinaw po ano, yung ating pag-aaral. Amen. Ngayon, titingnan naman natin sa balik ulit tayo, no? Para lumiwanag na lumiwanag, pabalik-balik lang tayo. Titus chapter 3, verse 5. Sabi dyan, not by works of righteousness which we have done, but, ano nga, sabi dyan? But, ano? His mercy, He saved us. By washing in regeneration and renewing of the Holy
Holy Ghost. Amen. Sabi nga ng regeneration, ibig sabihin magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya ang kaligtasan ay pagtanggap kay Jesus Christ as your Lord and Savior. Hindi gawa ng iyong reliyon, hindi gawa ng iyong laman, or ng denominasyon, or kung ano-ano pang sinasabi dyan, hindi yun ang basihan, kundi yung sa pamagitan ng ating pananampalataya. Amen. Napakaliwanag talaga ng Bible ano kapag ating pinag-aaralan. Diretso tayo. Balik ulit tayo sa number 53, Galatians chapter 2 verse 21. Amen. Tingnan natin ulit Galatians chapter 2 verse 21. Corinthians, Galatians chapter 2 verse 21. Nandiyan pa kayo mga kapatid? Amen. Amen. Sabi po dyan, I do not frustrate the grace of God. For if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Di ba? Maliwanag na maliwanag po dito. Pag tatagalogin po natin, maliwanag din sa Pilipino. Ano? Sabi, hindi ko niwawala ng halaga ang biyaya ng Diyos. Sapagkat kung sa pamagitan ng kautusan ay ang katuwiran, kung gayoy, si Kristo ay namatay nang walang kabuluhan. So it means yung gawa ng kautusan ay hindi katuwiran yun ng Diyos. Inilagay ang kautusan para malaman natin ang kasalanan ay sala. Amen. Kaya nga lagi naglagay ng batas eh. Sabi, huwag kang magnanakaw. Pag nagnakaw ka, di kasalanan, di ba? Dinagdagan pa nga yan, panlabing isang utos. Huwag kang mangungutang kung wala kang pambayad. Diba? Huwag kang mangangako kung di mo kaya ito pa rin. Panglabindalawang utos. Alam mo, Bible, hindi lang 10 utos. Punong-puno ng utos. Kaya nga kung itong pag-uusapan natin, utos, justified tayo sa pamagitan ng kautusan, ay sabi nga, walang kabuluhan ng kamatayan ni Kristo. So, si Kristo ay namatay para sa atin, sa mga makasalanan. So, wala pa tayong ginagawa, hindi pa tayo nakakasunod sa utos. Sabi nga doon sa John 5:24, ang sumampalataya sa kanya ay may buhay na walang hanggan. At hindi napapasok sa hatol, kundi nilipat na sa buhay mula doon sa kamatayan. Amen. Na-transfer ka na agad. Automatically. Narinig mo pa lang at ikinagtiwala na wala ka pang ginawa sa kautusan. Amen. Merong kwento yan eh. Para mas matatagsain yung kaisipan. Ano. Yung nasa cross. Pinangalanan niya si Demas at saka si Histas. Yung nasa gitna si Christ. Diba? Nasabi dyan, kung ikaw ang Kristo, bumaba ka dyan sa cross at iligtas mo ang iyong sarili, pati kami, sabi nung isa. Sabi nung isa, uy, huwag kang ang ganyan. Tayo ay karapat dapat lamang sa parusa dahil tayo masama. Yun sabi nung isa, eh, pinagsabihan niya. So, tapos, pagkatapos nilang milang ilang segundo, sinabi niya doon sa Panginoon Jesus, Jesus, alalahanin mo pagdating mo sa iyong kaharian. Ano sabi niya? Ano ba sinabi niya? Pumunta ka muna sa simbahan, mag-antanda ka doon, manalangin ka ng 10 bisis, at pupunta ka sa langit. Hindi yun ang sinabi. Ang sabi dyan, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Nakababa pa ba sila sa krus? Hindi na. Pare-parehas na sila doon nangamatay sa krus. Pero alin na sinama doon sa paraiso, tinutukoy doon yung kaluluwa at espiritu niya kasama-sama na doon. Amen? Kaya, kung liliwanagin natin salita ng Diyos, kaya lang tayo naguguluhan at tayo naiilang sa sarili natin dahil nga sinisikap natin makagawa ng tama sa paningin ng tao na kahit naman ang gawin natin tama sa paningin ng tao ay may masasabi at may masasabi. Amen?
Parang yung kwento ko sa inyong mag-ama na magsasaka, di ba? Nasa kalabaw. Huwag natin kwento ulit, alam nyo na yun eh. Ano? Tuloy na tayo sa ating mensahe, mga kapatid. Nasa na tayo? Makikita nga, so makikita natin, only God's power through His Son make us child of God. We are not born into the God's family by blood, heritage, family, pedigree, nor will of flesh, good works, nor will of man, minister, or man-made religion, but of God. Amen? And number 17. Ba't sinasabi ko yung number para masundan po natin yung reference. Yung 21 ay John chapter 10. John chapter 10 verse 1. Unahin po natin. Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupak pa kundi umakyat sa ibang daan, ang gayon ay kulisan at magnanakaw. Si makikita natin, pag umiba ka ng daan, ang tawag sa'yo, tulisan at magnanakaw. Kaya makikita natin na kahit tamang aral talaga ay by faith. Amen? Through Jesus Christ, we are saved. Not of your work, lest any man shall boast. Isaiah chapter 45 verse 22. Dito lumiwanag na lumiwanag pa rin to. Isaiah 45 verse 22. Pakibasa po natin. Isaiah 45:22. Isaiah 45 verse 22, kayo'y magsitingin sa akin at kayo'y mga ligtas, lahat na tagawakas ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Amen. Amen. So makikita natin dito sa Isaiah 45 verse 22, no one else can save a soul from hell but God. Amen. Kaya nga tingnan natin ang Diyos, there is none else. Tama? Walang iba na pwedeng magligtas liban sa Kanya. Amen? Maliban sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga, religion will not save you. Amen? Sabi nga, religion make you religious. But Jesus will make you righteous. Hindi lang righteous, justified in the sight of God. Inaaring ganap. Saan? Sa pamamagitan ng gawa? Hindi. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Amen? Ilang pantalata tingnan natin sa ating pagpapatuloy? Tuloy-tuloy lang. Ay John 14:6. Yun. I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Sabi niya, ako ang daan, katotohanan, at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sama, kundi sa pamagitan ko. Sino yun? Si Jesus. Kaya nga, pag nag-sure ka tayo, ginamit natin si Mary. Hindi, babasahin niyo po sa book Acts. Si Mary na kailangan din ng kaligtasan. Kaya nga tagapagligtas sa hindi si Mary, si Jesus Christ. Hindi natin pwedeng humiling kay Mary, dalangin mo kami kay Jesus, kami makasalanan. Hindi. Kailangan direct tayo manalangin sa Panginoon Hesus Kristo. Amen? Dahil siya lang ang daan patungo sa langit. At siya lang ang buhay. At wala nang iba. Amen? Kaya kung bibigyan natin ng pansin ito, lumiliwanag ng lumiliwanag, itinuturo sa atin kung ano yung talagang tama salita ng Diyos. Verse, kasunod na verse 4 tayo, mga kapatid. Acts chapter 4, nabasa na natin.
Acts chapter 4 verse 12, basahin natin, ano? Kanino bang iba'y walang kaligtasan? Inulit-ulit lang po. Then, panghuli. Panghuli na tayo. Maybe na yata eh. Ibang oras na. 5-10 minutes. Okay? And then, tingnan natin naman sa Acts chapter 13, verse 39. Acts chapter 13, verse 39. Masahin po natin sa English. Acts chapter 13, verse 39. And by him all that believe are justified from all things, from which he could not be justified by the law of Moses. Amen. Amen. Iliwanag na naman po dito, in by him, ibig sabihin, Christ, si Christ, yung by him, si Christ pang tinutukoy dyan, all believe are justified. Lahat ng naniwala ay inaring ganap. Amen? Saan daw siya inaring ganap? From all things. Pag sinabing from all things, sa lahat. Walang exemption, di ba? Walang pinipili. Diba? From which called, sabi nga, not be justified by the law of Moses. Amen? Kaya hindi pwede tayong aring ganap sa batas. Dahil kung batas po ang ating susundan, mga kapatid, ay sabi nga, hindi natin kayang sumunod. Amen? Kita mo sa Pilipinas, anong mga batas, ang daming kababatas. Pero ang ginagawa ng mga tao, suway ng suway sa batas. Amen. Tayo, ay sabi nga, sa pananampalataya, para sabi nga, hindi tayo under ng batas, kundi sa biyaya tayo. Amen. Kaya sa gabing ito ay, ang ganda na lang po ating mensahe, salvation is not by works of the law. That is only by, sabi nga, we are saved by the grace through faith, not of yourself. It is the gift of God. Amen, mga kapatid? Tayo po ay umawit para sa ating pagtatapos. God answers prayer in the morning. God answers prayer at evening. God answers prayer in the evening. So keep ready?